what's up mga pards? Share ko lang sa inyo yung aking nakadiri at siraing China bike. So this is my Motorstar Explorer Z200S. Ayan. Na-acquire ko siya last year, katapusan ng August. So isang taon na siya mahigit sa akin. So guys, ayan, i-share ko lang kung bakit ito yung motor na napili ko. First of course, yung presyo niya. That time kasi nung nabili ko siya, ang presyo niya, ang SRP niya is 69,000 lang. So sa kategory niyang sports bike na 200cc, ito na yung pinakamura. So another thing na nagustuhan ko rito sa bike na to is yung forma niya. Ayan, walk around tayo. Ayan, napaka sporty. So guys, kung gusto nyo malaman kung sulit ba to sa 69,000, para sa akin, sulit naman siya guys, kasi eto, nasubukan ko na to sa long ride. Actually, ginagamit ko lang ito pag long ride o kaya pag weekend ride, ganun. Nadala ko na siya sa Dinggalan, sa Pililla, Rizal, sa Gerald's Peak, sa may papuntang Infanta. And yung pinakamalayo is yung sa Legazpi Bicol, Legazpi Albay, nung last December lang. So, ayun, isang taon na siya. Wala pa naman binibigay sa akin na sakit ng ulo. So, I think sa 69,000, sulit naman to. So, ito yung mga specification niya. Okay, so ngayon naman, pag-usapan natin yung mga pinalitan ko rito sa motor na to. Saka yung mga dinagdag ko. So first, yung mga pinalitan natin. Unang-una, yung mga bolts, yan, para hindi kalawangin. Nagpalit na ako ng mga gold bolts. Nagpalit na rin ako ng ito, handle grip. Nag-install na rin ako nitong lever grip para hindi siya madulas. Slider, of course. Ito, napaka-importante nito. Nag-install ako nito para ma-minimize yung damage dun sa motor ko if ever na matumba siya or masemplang ako. Yun, nagpalit na rin ako nitong signal light. Ito, the reason kung bakit ako nagpalit ng signal light, siyempre para mas ma-forma siya. Ayan, mas sporty siya tingnan. Mas malaki rin siya. So, mas visible siya sa malayo. Ito naman, nagdagdag din naman ako nito. Mudguard. So, sa mga user ng Z200S, alam nyo naman yung struggle ng walang ganito. Yung putik niya umaabot hanggang dito. So, kung may angkas kayo, kawawa naman. So, ayan yung dahilan kung bakit ako naglagay ng mudguard. Para hindi siya masyadong madungis. Ayan, temporary plate, of course. And then, yung spring sa stand, guys, nagpalit na rin ako nyan. Kasi nung last time na bumiyahe ako, nalaglag yung spring ko dyan. Bigla na lang siyang lumuwag. Tapos, upon checking, yun nga, yung spring niya nawala na. So, nagpalit na ako nyan. Another thing na pinalitan ko, guys, yung engine sprocket. From 1542 na stock, ginawa ko na siyang 1642. So, nagdagdag ako ng 1 tip dito sa may engine sprocket. So, ayun. Nagdagdag na rin ako nito. Nag-install ako ng cellphone holder with USB port charger. Ayan. So, you can see, meron siyang switch dito. On, off. Ayan. So, ginawa ko rito, dinairecho ko na lang sa battery para makakapag-charge ako kahit na hindi ako makakabukas ng ignition. Matacharge ko pa rin siya. On, off ko lang dito. On, tapos then off. Ayan.
Napaka-importante nito guys, kasi pag bumabiyahe ako madalas mag-isa lang. So ang navigation na ginagamit ko is Waze, gamit yung cellphone ko. So yung cellphone ko hindi pwede malobat kasi maliligaw ako pag ganun. Nag-install na rin ako nito para mas malawak yung angle nung view ko sa salamin. So ayun guys, yun pa lang yung mga napalitan ko, engine sprocket, spring, may mga konti akong dinagdag, accessories yan, mudguard, cellphone holder. Guys, habol ko lang pala, nagpalit na rin ako ng bearing. Ayan. Yung ista kasi may kabig, so pinalitan ko na siya. And then nagpa-modify na rin ako rito, nilowered ko to ng 0.5 inches para mas magaan yung handling niya. So ayan, this is my Z200S, 1-year-old. Poging-pogi pa din. Okay mga pards, so ngayon naman, testing natin yung tunog ng stop pipe niya. So itong stop pipe ko, ayan, may silencer pa rin. Isang taon na siya, hindi ko pa siya na ipapare-fiber. Pati yung elbow niya, stuck din. Ayan, kinakalawang na nga eh. Meron na ako rong elbow na stainless. Susunod na video, papalitan ko na ng bagong exhaust system yan. Pero ngayon, ito muna. So, testing natin yung tunog niya after 1 year of usage. So, on natin. Okay, kill switch. Then, start natin. Okay. So, ito yung tunog ng stop pipe. Yan, subukan naman natin i-rev. So, ito naman yung tunog pag nire-rev na siya. Okay pa rin. So ayun guys, Dangski Moto here. So bago lang ako sa YouTube, sana supportahan niyo yung channel ko at bibigyan ko kayo ng magagandang video sa mga susunod na panahon.